Maraming mga bagay ang nagiging sanhi ng pagtatalo-talo ng mga bansa. Isa sa mga reasons ay business, pwedeng religion at ang pinaka-common sa lahat ay ang pag-aangkin ng mga teritoryo. Sa sigalot na nangyari ngayon sa pagitan ng mga Israelita at ng Palestino, ito ay nag-ugat sa pag-aangkin ng mga teritoryo. Ngunit ang tanong, sino nga ba ang may karapatan na manirahan sa bansang tinatawag na Promised Land? Ang Promised Land ay tinatawag ding Israel. At saan nga ba nagsimula ang pangalang Israel? Ang pangalang Israel ay nagmula sa pangalan ng isang tao, at bago siya maging Israel, ang kanyang pangalan ay Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac na anak naman ni Abraham. At bakit naman naging Israel ang Jacob? Sa Genesis chapter 32 verse 27 and 28, dito nagmula ang pangalang Israel. At sinabi niya sa kanya, "Ano ang pangalan mo?" At kanyang sinabi, "Jacob." At sinabi niya, "Hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanaig." Dito nagsimula ang pangalang Israel. Ito ay nagmula sa pangalan ni Jacob. At ayon sa talatang ito, kaya tinawag siyang Israel dahil siya ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at siya'y nanaig. Walang duda mga kaibigan na kahit noong una pang panahon, ang Israel ay laging nananalo sa kanilang pakikipagbaka. Kung matalo man, ito ay ipinahintulot ng Diyos. At alam nyo ba mga kaibigan na bago tawaging Israel ang bansa ngayon na tinitirhan ng mga Israelita o yung Promised Land, ay tinawag din ito noong unang panahon, lalong-lalo na sa Old Testament, na Kanaan. Ang Kanaan mga kaibigan ay isa sa mga descendant ni Ham na anak ni Noe. At ang Kanaan mga kaibigan ay tinawag na Promised Land. Bakit tinawag siyang Promised Land? Sapagkat ang lugar na ito ay ang ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga henerasyon. Ayon sa Genesis chapter 17 verse 8, ganito ang nakasulat, "At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila." Ayan, sa talatang ito mga kaibigan, nagbigay ng pangako ang Diyos kay Abraham na ang buong lupain ng Kanaan ay magiging tirahan ng kanyang mga descendant. Ito nga ay ang Kanaan, at ayon na rin sa talatang ito, siya ay magiging Diyos ng mga descendant ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, at si Isaac ay kanya namang isinilang si Jacob. Dito ngayon papasok ang pangalang Israel. Gaya ng ating binasa kanina, ang Jacob ay naging Israel. Si Israel ang pinagmulan ng 12 tribes. Si Jacob mga kaibigan o Israel ay naninirahan sa Kanaan. And I think you know the story mga kaibigan, na isa sa mga anak ni Jacob na nagngangalang Jose ay naging gobernador sa Ehipto. Si Jose mga kaibigan ay pangalawa mula sa bunso na si Benjamin. Si Jacob mga kaibigan ay naninirahan sa lugar na ipinangako ng Panginoong Diyos kay Abraham. Ito nga ay ang Kanaan. Genesis chapter 37 verse 1. "At tumahan si Jacob sa lupaing pinangibahang lupain ng kanyang ama, sa lupain ng Kanaan." Ayan, maliwanag mga kaibigan na natupad ang pangako ng Diyos kay Abraham na ang Kanaan ay magiging tirahan din ng kanyang mga descendant. Take note mga kaibigan, pinag-uusapan natin dito kung sino nga ba talaga
ang may karapatang manirahan sa bansang tinatawag na Israel o yung Kanaan o yung Promised Land. Mula kay Abraham, napasa ito kay Jacob. At dahil nagkaroon ng kagutom sa lupain ng Kanaan, ay napilitang iwanan nila ang lugar na ito at nagpunta sa Ehipto. Dito ay nag-cross muli ang landas ng magkakapatid o yung 12 tribes. Maging si Jacob, mga kaibigan, ay iniwan na rin ang lugar ng Kanaan. Kapwa dumadanas ng taggutom ang Ehipto at ang Kanaan, pero maalam si Jose at nakatipon ng maraming mga pera at dito bumili siya ng maraming trigo. Kaya tumungo doon ang kanyang mga kapatid upang bumili ng trigo. Genesis chapter 47 verse 13, at walang tinapay sa buong lupain sapagkat ang kagutom ay totoong malala. Na anupat ang lupain ng Ehipto at ang lupain ng Kanaan ay nang lupaypay dahil sa kagutom. At nalaman ni Jacob na sa Ehipto ay may trigo, kaya inutusan niya ang kanyang mga anak na magtungo sa Ehipto upang bumili ng trigo. Genesis chapter 42 verse 1, nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Ehipto. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Bakit kayo nangagtitinginan?" At kanyang sinabi, "Narito, aking narinig na may trigo sa Ehipto. Bumaba kayo roon at bumili kayo roon ng saganang atin upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay." Kalaunan, mga kaibigan, ay nagpunta na rin si Jacob sa Ehipto sa utos na rin ng kanyang anak na si Jose, at doon ay nagsama sila hanggang sa mamatay si Jacob sa edad na 147. Ayan, dahil sa doon na nanirahan ang mga anak ni Jacob o yung 12 tribes, at dumaan ang maraming taon at nagbago-bago na ang namumuno sa Ehipto. Ang mga Israelita ngayon ay naging slave sa Ehipto for 430 years. At dahil sa may pangako ang Diyos na ang descendant ni Abraham, mga kaibigan, ay titira sa Kanaan, ginamit ngayon ng Diyos si Moises upang maging pinuno ng mga Israelita palabas sa Ehipto papuntang Promised Land, at ito nga ay ang Kanaan. Ayaw silang palayain ni Paraon, subalit ang Diyos ay nagbigay ng 10 salot, kaya nga pinalaya sila. At nang sila'y makalaya, sila ay nagpunta sa Red Sea, at dito nga biniak ng Diyos ang dagat sa pamamagitan ni Moises, at tumawid ang mga Israelita. Ang kanilang travel papuntang Kanaan o yung Promised Land ay aabot lang sana ng 11 days to 40 days, subalit sa katigasan ng kanilang ulo, umabot ito ng 40 years. Marami silang pinagdaan ng kahirapan. Ganun pa man, ang kanilang purpose, sila ay pupunta sa Promised Land, at ito nga ay ang Kanaan. Si Moises ay nagpadala ng 10 spies upang manmanan ang Kanaan. Kasama dito si Joshua at si Caleb. Doon sa Kanaan ay kanilang nakita na may iba nang naninirahan. At ang mga naninirahan doon ay mga masasama. At hindi rin natin masisisi na may ibang taong maninirahan doon, sapagkat napakataas ng panahon na kanilang iniwan ang Kanaan. Can you imagine? Nasakop sila ng Ehipto for 430 years. Napakahabang panahon iyan. Kaya noong sila ay pabalik na, kanilang nakita na ang lugar na sanay para sa kanila ay may naninirahan ng mga masasamang tao. Sa Book of Numbers chapter 13, magsisimula sa verse 29, ganito ang nakasulat: "Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng Timugan, at ang Hiteo, at ang Jebuseo, at ang Amoreo ay tumatahan sa mga bundok, at ang Kananeo ay tumatahan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Hordan."
At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, "Ating akyatin paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin." Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, "Hindi tayo makaaakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas kaysa atin." At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, "Ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon at lahat ng bayan na aming nakita doon ay mga taong malalaki at do'y aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang at gayon din kami sa kanilang paningin." Ayan, ayon sa mga talatang ito mga kaibigan, na ang lupain ng Kanaan ay pinaninirahan na ng mga higante o yung mga Nephilim. Ganun pa man mga kaibigan, dahil sa pangako ng Panginoong Diyos kay Abraham na ang Kanaan ay magiging dwelling place ng kanyang mga descendant, ay nakuha nila ang Kanaan at dito nanirahan sila. Tinatawag silang mga Israelita. Nakatira na ngayon sila sa tinatawag na Promised Land na noon ay Kanaan. At dahil sila yung mga anak ni Israel o angkan ni Israel, tinawag silang Israelita. Kalaunan, tinawag na itong Israel. At dahil sa na-establish sila mga kaibigan, humirang sila ng kanilang hari. At dito, nahirang ang kanilang hari na si King Saul. At nang nagdaan ang mga panahon at parang lumihis na ng landas, si Saul ay pinalitan siya at dito na pumasok si Haring David.